Alright, for this video, gumawa na lang ako ng tutorial kasi meron kasi kong in-upload, tatlo yun eh, part 3 na yun, yung slab installation guide, practical guide, part 3. Tapos may marami pa rin nagtatanog, nagme-message sa akin. So hindi ko na kayang sagutin sa isa eh. Hindi ko sila kayang sagutin isa-isa, kaya better na gumawa na lang ako ng tutorial para dun sa slab installation guide. So ito na yung diferensya ng one way slab tsaka two way. So mostly ang tinatanong sa akin kung saan lalagay yung spacer, yung chair bar, yung temperature bar. So ito isa-isay natin. So pinaka objective natin ngayon na pagkatapos ng tutorial malalaman nyo na yung mga kasagutan sa inyong mga query o sa mga tanong nyo. Okay, isa-isayin natin. Dito tayo sa one-way slab. Oh. Itong one-way slab, naka-side view yan. Ayan, lagay ko. Side view. Esensya na kayo kasi nakatingin ako sa cellphone, sa camera, para hindi mawala yung ano. Kasi pag hindi ko tinitingnan yung camera, minsan nakaganon na, hindi ko alam na nawawala na pala sa focus yung camera. Okay, start tayo. One-way muna tayo. Naka-side view yan. So, ito yung thickness, no? Ito is thickness. Ito yung thickness of slab. Imagine, just imagine na lang na ito yung top of concrete slab. Ito yung konkreto, top yan. Tapos, syempre, ito naman yung bottom of concrete slab. Itong red line. Tapos, nandito yung plywood, o. Oh. Ayan, o. Oh, plywood or pinolek. So, kasi yung ibang mga engineers, yung mga fresh graduate at estudyante, plywood talaga ang kilala nila. Yung iba hindi nakakilala ng pinolik. So plywood na lang para lahat nakakaintindi. Hindi ba plywood yan? Para klaro. Tapos thickness ng slab. So kikilalanin natin yung mga pangalan nun tsaka kung saan talaga nakalagay o naka-install. Okay? So dito tayo sa bottom bar. Bottom bar o main bar. Yan. Siyempre, yan ang una mong install. Yan. Okay. Tapos nun, lalagyan mo ng concrete spacer. Plywood, di ba? Plywood. Tapos concrete spacer yan. 20 to 25 mm. Ang ano yan, ang kapal yan. Alright. So, concrete cover tawag dyan. Pagkalatag mo nito, nitong bottom bar o main bottom bar, tsaka mo ito ilalagay itong temperature bar. You know, nasa yung temperature bar kung sa bottom bar always nasa ibabaw ng bottom bar and then sa ibabaw nun is yung temperature bar, basta bottom bar ang pinag-uusapan. Okay, clear? Tapos may tinatawag din tayo na chair bar, upuan, chair bar, no, pinaka bangko niya. Kasi pag wala tong chair bar, mauhulog siya, 'di ba? Yung top bar mauhulog 'yan. Magdidikit 'yan, 'di ba? Bubuhatin mo uli 'yan, kakalsuan mo ito. Yung chair bar pangkalso niyan. Okay, marami nagtatanong regarding sa chair bar kung gaano daw to kahaba. Practical niyan is enough lang na makatali ka, or kasi yung ibang ginagamit namin na chair bar kasi kung gaano spacing niya to, ganun din kahaba para makatali talaga. Ha? Alright, so ito, wala tong problema. Enough lang, no, na makatali ka. Tapos may nagtatanong din kung pwede ba daw dito sa temperature bar, walang problema yan. Ha? Walang problema. Ang pinaka main objective ng chair bar is makuha yung distance nito. Etong concrete cover, kung ano yung kapal niya, kunyari 2 cm yung kapal niya, yun din ang concrete cover ng nasa ibabaw. Obviously, hindi mo nalalagyan ng concrete cover yan. Diba? Kasi by gravity, bababa talaga yan. Diba? So, ito na pinaka-importante ng chair bar na i-arithmetic mo lang yan. No? It's such a way na yung pinaka-gap nito, concrete cover nito, wala na kasi itong concrete spacer eh, yung sa dito sa ibabaw. So, kukumpute mo na lang nga. Yung sets away na pag lapag niya dito, pag tali niya,
2 cm din yan, the same dito. Alright, kung anong space nito, ganun din ang distansya nito, ganun din. Paano ma-attain yan? Through chair bar. So, kukompute mo yung chair bar, arithmetic na yan. Ngayon, ang tanong, pwede ba dito ang chair bar dito ilalagay, nakaganyan? Yan, nakaganyan. O kung pwede ba daw yan? Yan, pwede, walang problema. Walang problema, kahit anong variant ang gawin mo, kahit anong gawin mo dyan. Diba? Kahit saan mo ilagay yan, ang pinaka main objective is eto. The same ng spacing nito. The same ng gap. Okay, kung ano yung concrete cover nito, ganoon din sa ibabaw, natural. Alright? So, tapos na tayo sa spacer, tapos na tayo sa bottom bar, sa temperature bar. Kasi one way, basta one way, dalawa lang iisipin natin, ha? Dalawa lang, bottom bar tsaka temperature bar, diba? Yung sa may part 2 ko, sinabi ko tatlo, tama yun, kung merong extra bar dito na bottom. Yung extra bar is magka-level lang ng main bar na bottom, ha? Pero bihira na yun, bihira na. Okay, bihira na tayo maka-encounter na slab na may extra bar, although meron pa nun. Okay. Tapos naman, dito tayo sa top bar. O yung top bar is, kabaliktaran lang. Tinan mo ha. Eto, i-flip ko. Wala na, top bar, di ba? So, sa top bar tayo. So, outmost, yung pinaka main reinforcement always nasa outmost fiber ha. Nasa outer palagi. Kung negative siya, top bar. Kung bottom bar, positive. Alright? Ito, sa top bar tayo is nandun. Siyang pinaka-outer fiber, nasa labas siya. Which is, naka-mirror lang dito. Tingnan mo yung pagka-drawing, oh. Diba? Naka-mirror lang yan. O, anong partner ni top bar o main reinforcement? Temperature bar. Diba? Nilagyan ko ng long, yung mahaba. Mahaba meaning long direction. Diba? So, kung naka-side view kasi yun eh, pero kung ita-top view mo yan, makikita mo na itong temperature bar mas mahaba kaysa sa top tsaka bottom bar. Alright, naka-side view tayo eh. Diba? So, yun ha. So, ito na. Yun yung pinaka one-way slab. Sa top bar, meron top bar, outmost fiber. Sa ilalim nun, kasi negative siya, top bar siya, nandun yung temperature bar. Okay, pag naka-type, side view, pag naka-top view ka, mapapansin mo, itong temperature bar, mahaba to. Nasa long. Ito, drawing ko na lang ha. Drawing ko na lang. Dito, try ko. Kunyari, isometric natin. Ayan, ito na lang, ito. Isometric natin ha. Kunyari yan, nakaganyan. Maikli. Itong temperature bar, mahaba ito, di ba? Ito yung long, mahaba. Ito yung temperature bar na si Babo. Yung maikli naman, ito yung pinaka-main bar. Bottom bar. Pero kung i-flip mo yan, kung nasa top bar ka naman, nasa top ka, mahaba yan yung temperature bar. O yung maikli, ito yung pinaka-main bar mo. Sa ilalim niya, yun yung mahaba ang temperature bar. Alright, so tapos na tayo. Hindi natin kakat yung video na to para hindi humaba. Sa two-way slab, para ma-shortcut tayo, ang mapapansin nyo, dito lang nagkakatalo sa wala na. Take note, basta two-way slab, eliminated na ang temperature bar. Wala nang, no such thing as temperature bar pagka two-way na. Okay? Mali yun. Mali yung pag may narinig kayo na two-way tas gumagamit pa ng terminology na temperature bar. That is very wrong. Alright? So, pagka two-way slab na, dalawa na ang main reinforcement bar mo. Ang main bar mo is dalawa na. Along short direction tsaka long direction. Okay, let's begin sa two-way slab. Ganun pa rin yung thickness niya. Oh, diba? Tingnan nyo yung drawing, oh, magkapareha lang. Eto na, dito na lang tayo. Diretso na tayo sa top bar. Yung top bar short, yung maikling bakal, diba? Always yung maikli ang nasa outer fiber. Diba? Nasa outer fiber palagi. Nasa pinaka-outer ang
ang short sa top bar short. Kasi pareho na silang main, pareho na silang main bar eh. Oh, ang nakakatalo na lang, mayroong maikli tsaka may mahaba. So gusto natin mangyari yung maikli na yung maikli ang magdadala ng pinakaunang magtatrabaho. Ito negative to. So ito sa outmost fiber yung maikli. Ito mahaba yan, no? Top bar long, mahaba na bakal yan. Yung drawing ko. Yung drawing ko rito, ha. Yan, mamahaba yan. Maikli. Nasa ibabo yung nasa ibabo kasi top bar yung eskwala nakababao. Oh, sige, 'di ba? So, gusto natin mangyari, mas matibay talaga maikli. So, nasa ibabaw siya. Sa ilalim naman niya yung mahaba, pero pareha silang main bar. Alright, wala nang temperature bar, basta no two-way, wala na. Siyempre, dalawang main bar 'yan, dalawa na magtatrabaho, pero ang una nating pababa natin, ang una nating ipapa-stretch na bakal is yung outmost fiber. Ito may ikli kasi mas matibay ito. Compare sa main bar din na mahaba. Kaya sa ilalim yan. Nasa ilalim. Alright, ganun explanation na. Yan. Oh. Kung sa bottom bar naman, oh, ipi-flip mo lang yan, i-mirror mo lang. So gusto natin, so positive tong baba, negative yung ibabaw. So, since negative siya, so gusto natin, etong bottom bar short, maikling bakal yan. Siya ang unang magtatrabaho. Siya unang may stretch. Siya unang may stretch kasi maikli siya eh. Tapos sa ibabo nun, ito na yung mahaba. Bottom bar. Painting yan. Ito drawing ko ah. Okay, pansinin yung skwala. Maikli. Mahaba. Nasa ilalim yung maikli. Nasa ibabo naman yung mahaba. So, pag kasi pag bend nun, gaganon yung bakal, di ba? Pag bend. O, itong, itong unang paiin natin, pa-stretch natin. Kasi mas maikli siya, mas matibay siya. Di hamak na mas matibay siya kaysa sa mahabang bakal. Pero, puro sila main bar, ha? Puro main bar yan. Puro main bottom bar. Ha? Alright, so, again, to sama. Pero, pag may mga extra bar, yung extra cut bars, cut putol. Pagka extra bar, talagang putol yan, no? Putol yan. Alright? Paano natin malalaman na extra bar? Pagka extra bar is cut, putol. Cut bars. Cut. Cut means putol. Alright? Pagka continuous siya ng isang span, hindi na extra bar ang tawag doon. Hindi mo na siya mako-consider as extra bar pag continuous bar siya. Pag true and true siya na isang span yung bakal niya. Diba? It must be cut putol para matawag natin na extra bar. Maging top bar man siya o bottom bar. Alright? At least clear na yun, ha? Okay, basta two-way slab, wala nang temperature bar. Main bar na. Kaya lang, mapansin nyo, maikling bakal, tsaka mahabang bakal. Yun na lang magkakatalo. Yung maikli, yun ang pinaka, yung maikli, kung sa bottom bar, siya ang pinaka nasa ilalim. Tapos yung mahaba na main bar din, nasa ibabo ng ito. Pag sa top bar naman, yung maikli ang nasa top bar, ang maikli nasa ibabaw, yung mahaba nasa ilalim nun. Alright, pagka one way naman, meron temperature bar. Yun, explain ko kanina. Okay, I hope na naintindihan. Pati yung ito, marami ko natatanggap na message, tsaka comment, tungkol sa chair bar. Walang issue sa chair bar, kahit anong gawin mo nga, dyan mo ipatong. Basta importante, makuha mo yung required or desired na spacing nito, na kakabiring nito. Kung 20mm to, sa bottom bar kung concrete cover, ganun din, 20mm din sa ibabaw. Sa ibabaw. Tapos ikaw na bahala mag-arithmetic nyan. Mag-add nyan. Na makuha, sa sabi, makuha mo yung covering sa top bar. Alright, so, yun lang muna tayo. I-check natin kung naintindihan. Kung hindi, ulit-ulitin natin to, no problem. Walang problema.
Okay, sige, thank you.